Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, hindi random at problem yung sasagutin natin, kundi magkakaroon tayo ng isang exercise regarding sa isang topic sa number theory. Ito yung tinatawag natin na Fermat's Little Theorem. So ito yung kumbaga, a number raised to a certain power is divided by a prime number. Actually, tinuro ko na ito last 2019. So if ever you want to revisit mga lodi yung video na yun, okay din. So bibigyan ko lang din kayo ng recap mga idol. So siguro, hindi muna tayo gagamit ngayon ng mga terms like modulo, pero mas papadaliin ni Sir IJ yung explanation. Okay, so find the remainder when the first number is divided by the second number. So meron tayong 4 items. So let us recall, ano po ba yung Fermat's Little Theorem? So, ang Fermat's Little Theorem kasi mga lodi, is kapag yung A raised to P minus 1 is divided by P. Padaliin na lang natin, huwag muna tayong gumamit ng mga modulo na terms, so siguro dun muna tayo sa parang mga basic math lang muna. Although makikita nyo dun sa previous video ko nung 2019, gumamit na tayo ng mga modulo. So, gagawin lang natin dito yung simpleng explanation. A raised to P minus 1 is divided by P. Ang kakalabasan nito is yung remainder natin, mga lodi. Ang remainder nito is equal to 1. Ganyan po yan. Where P is a prime number. So, kunyari, ano ba yung mga prime numbers? Prime numbers are numbers which has only 2 factors. The number itself and 1. Tama? So, ano ba mga sample prime numbers, Sir IJ? Obviously, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. So, yun yung mga list ng prime numbers natin. So, kumbaga, bigay tayo ng example. Kunyari, P is 3. So, ilan po ang 3 minus 1? Ang 3 minus 1 is 2. Obviously, any number in the form a squared, mga lodi, will yield a remainder of 1 when divided by 3. For example, itry natin yung, baka nalito po, yung p, 3 yung prime, 3 minus 1, that's 2. Kunyari, itry natin, basta wag lang 0, syempre, hindi naman kasali yung 0, basta any number, any positive number to be exact. Or, I mean, pwede rin namang negative kasi kapag in-square mo rin naman siya, mga idol. So, ito, bigay tayo na example. Kunyari, 4 squared. Yung A, ginawa natin 4. 4 squared, any number yan. So, 4 squared is 16. Kapag dinivide natin yung 16 by 3, ang remainder ay 1. Tama? Kasi 16 divided by 3 is 5 remainder than 1. Try natin, mas mataas. A is 10. 10 squared divided by 3. So, 10 squared is 100 divided by 3. That is 33 remainder 1. O, diba, laging remainder natin is 1. Paano po kaya, Sir IJ, kapag nag-upgrade na yung given natin? Tapos, hindi na po siya in the form ng P minus 1, pero mas mataas na yung value na exponent natin. Ganun pa rin yung kakalabasan yung mga lodi. For as long na prime number yung mga divisors natin. Diba, ang tawag sa left side is dividend, yung nasa right side natin is yung divisor. Sige, gawin natin yung examples. Tapos, tuturo ni Sir IJ yung solution. So, burahin ko na itong mga lodi, ha? Okay. So, for the solution part, so, pwede nyo rin itry before natin sagutan. Pwede kayong mag-comment sa comment section before nyo panoorin yung video para at least ma-check nyo kung tama yung ginagawa nyo. Okay, for number 1, 2 raised to 18 divided by 5. Ano daw po yung remainder? Actually, you can solve that mentally. Pwedeng-pwede mo ma-solve yan mentally, mga idol. Pero, if hindi mo kayang isolve mentally yan, pwede mo rin namang gamitin yung Fermat's, I mean, yung ginawa natin kanina na pwede mo siyang isulat, ilista mo muna para at least magkaroon ka ng idea. Pero before ko pala ituloy itong mga lodi, shoutout pala muna kay Stephen Fernandez. Thank you so much lodi sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel ni Sir IJ. God bless you always. Okay, so 2 raised to 18 divided by 5. Ano yung prime number natin dito mga lodi? Diba 5? So, ang 5 minus 1 is equal to 4. Lagi po natin yung minus 1 sa 4. Ibig sabihin, sa 1. Ibig sabihin, any number in the form a raised to 4, kapag dinivide natin sa 5, we leave a remainder of 1. So, that's remainder 1. Okay? So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Ano to, Sir IJ? 2 to the 4th lang siya. 2 to the 18 na yan. Mataas na po yung exponent niyan. So, ang gagawin natin, itong 18, i-divide natin sa 4. Ano yung quotient? Ang 18, so, lagay natin dito step by step, ha? 18 divided by 4 is equal to 4 remainder 2, Sir IJ. So, anong gagawin natin dito? Dahil ang gusto natin, magkaroon tayo ng form na ganito. So, gagawin natin siyang 2 raised to 4 kasi kailangan 4. Raised to the quotient na nakuha nyo. That is 4. Multiplied by the base raised to the remainder na nakuha nyo.
Okay, so ulitin ko ha. Itong 2 to the 4th, yung sinundan po natin yung FLT, Fermat's Little Theorem. Yung 4 na nandito is yung quotient natin. Yung 2 na nandito is remainder. Itong base naman natin, kinopy lang natin. If you want to check, applying the power of exponents, 4 times 4, that is x. Ay, sorry, 4 times 4, that's 16. 16 plus 2, that's 18. So, equal pa rin naman yan. Okay? Divided by 5. Sir IG, paano na po yan? Ang gagawin nyo dyan, dahil ito, kapag dinivide mo ng 5, ang remainder ay 1, ito magiging 1 na yan. Re-replace mo yan mang ng 1. Yun yung pinaka-trick part dyan. So, 1 raised to 4, obviously, that is 1 times 2 squared, that's 4 divided by 5. So, that is 4 divided by 5, since hindi na siya more than ng 5. Therefore, the remainder for the first problem is 4. Ganun po yung FLT na yan. Okay, naunawaan mga Lodi. Kaya nga meron tayong mga follow-up examples para at least slowly but surely makukuha natin siya. Especially dun sa mga nagsisimula pa lang mag-aral ng number theory. Okay, next item. So, for number 2, same method, ha, tuturo. I mean, step by step para at least makuha nyo mga Lodi cakes. So, for number 2, ito medyo mataas, Sir IJ. 5 raised to 2022 divided by 11. Ano first step? Sir IJ, P minus 1. P is, 11 is prime. So, it follows that 11 minus 1 is equal to 10. So, dapat in the form po siya ng a raised to 10. Next, anong gagawin? Etong 2022 na exponent, divide natin dun sa 10. So, kapag ang 2022, dinivide natin sa 10, mga Lodi, ang sagot ay 202, tas remainder of 2. Tama? So, ano nang gagawin natin? E di ito, kopyahin mo to, yung a natin, yung base. So, copy nito. So, that is 5 raised to 10. Naka-raise siya dun sa quotient na nakuha natin. That is 202 multiplied by 5 dun sa remainder natin, which is 2. Divided by 11. O, ano na mangyari? Sir IJ, yung form ng a raised to p minus 1 natin, papalitan natin ng 1. So, this will become 1 na, mga idol. So, 1 raised to 202, that is 1. 5 squared, so that is 1 times, ilan ang 5 squared? 25 divided by 11. So, much better na kasi mas maliit na yung number natin. It is easier to divide then. So, 25 divided by 11, obviously, 11, 22 yung pinakamalapit, di ba? So, that is equal to 2 remainder of 3. Therefore, the correct answer is 3 for number 2. Sige, lagay natin yung sagot natin dito. So, for the first problem, 4. So, lagay natin yung answers. I-consolidate natin. So, for number 2, ang sagot natin ay 3. Okay? Maliwanag mga Lodi. Meron pa tayong dalawang examples. Huwag kayong mag-alala. Okay, for number 3, same process, same method. So, ganun po rin po yung gagawin natin. So, huwag po kayong mag-alala. Hindi po yan may iba dun sa ginawa nating mga method kanina. Okay? So, for number 3, 11 raised to 2020. Ito, medyo madugo, Sir IJ. Matindi to, ah. Divided by 13. Okay, 13 is prime, so check na tama yung condition yan, Sir IJ. 13 minus 1, that is equal to 12. Okay? So, dapat in the form po siya ng a raised to 12, Sir IJ. Ang tanong, ano na next na gagawin natin? E di itong 2020, divide natin by 12. Diba yun yung turo ko? Itong 2020, divide natin by 12. So, kung nahirapan kayo, e di manual divide nyo. So, this is 1 times 12, that's 12. 82. 82 divided by 12, so that is 6, kasi 72. 72, that is 10. 100 divided by 12, that is 8. 8 times 12, that's 96, remainder 4. So that is 168, remainder of 4. So ano nang gagawin natin? Kukopihin natin to, Sir IJ. Kukopihin natin to kasi dapat in the form po siya ng FLT na ginagamit natin. Raise to 168 kasi yun po yung quotient na nakuha natin. Copy nung base, and then i-copy natin yung remainder niya dun sa exponent. Okay? Divided by 13. Ano next step? Sir IJ, ito po papalitan natin ng 1. So, 1 raised to 168. That is 1. 1 times 11 to the 4th divided by 13. Etong 11 to the 4th, pwede nyo na yung manumanuhin. Pero, may tuturo si Sir IJ na ibang trick. Ganito. Dahil even naman to, so it will still result to a positive. Gagamit tayo ng negative remainder. Okay, sige. Huwag muna tayong gumamit ng negative remainder. Ang 11 raised to 4,
kapag in-expand mo yan, that is 14,641. Tapos ito, divide mo na lang by 13. So still you will manually divide para makuha mo yung remainder. Di ba mga Lodi? So paano pag kinuha natin yung remainder niyan, mga idol? So kapag kinuha nyo yung remainder niyan, ang lalabas yan ay remainder 3. Ito yung remainder natin. Okay? Pero you will still go with long division. Pero ang tuturo ni Sir IJ, yung paggamit ng negative remainder. Ang 11, ima-minus mo sa 13. Malapit lang naman kasi siya. Ilan ang 11 minus 13? Negative 2. So, 11 minus 13, that is negative 2. So, this is the concept of negative remainders. So, itong 11, papalitan natin ng negative 2 raised to the 4th divided by 13. Negative 2 to the 4th, that is 16, positive. 16 divided by 13, obviously, that is 1 remainder 3, which is still the same dun sa nakuha natin. Diba? So, yun mga Lodi. If ever na may questions kayo, huwag kayo mahiyang mag-tanong mga Lodi. Okay, last item. So, for problem number 4, so for today's exercise, okay, so at least para siksik liglig yung mga natututunan nyo. Okay, for the last problem, we have 3 raised to 150 divided by 17. Okay, 17 is prime check, Sir IJ. 17 minus 1, that is 16. Okay, so that must be in the form a raised to 16. And then, ito pong exponent natin, Sir IJ, divide natin dito sa 16. So, 150 divided by 16. Kapag kinuha po natin yan, that is 9 remainder 6. Kasi 9 times 16, that is 144. Plus 6, that will be 150. Copy po yung ganitong form. So, that is 3 raised to 16, Sir IJ. Raised to the quotient na nakuha natin. 9 times copy ng base and then copy ng remainder natin. Divided by 17. Ito, papalitan natin ng 1, Sir IJ. Okay? Papalitan natin yan ng 1. Tapos, magiging 1 times. Itong 3 to the 6. So, yun, pwede nyo naman na siyang expand kasi hindi naman siya ganun kalaki. So, wala nang problema dyan. Kung alam mo na ang 3 to the 6 is 729, madali lang. So, that is 729 divided by 17. Tapos, ito, pwede mo na siyang i-divide manually. So, 729 divided by 17. So, that is equivalent to, so, 72 divided by 7, so, that is 4 times 7, 68, 49, 2 times 17, that's 34, remainder is 15. Pero, pwede mo rin gawin tong ganito, mga Lodi. Ilan ang 3 to the 6, diba? Pwede mo siyang gawin, ito yung alternative, pwede mo siyang gawing 3 cube times 3 cube divided by 17. Ilan ang 3 cube? 27 times 27. Tapos, gawin mo dito, kunin mo agad yung remainder kapag dinivide mo yung 27 sa 17. 27 divided by 17. Sir IJ, obviously, ang remainder ko ay 10 kasi that is 1. May remainder tayo ng 10. Etong dalawang to, palitan mo ng 10. That is 10 times 10 divided by 17. So, magiging mas maliit yung magiging product na makukuha natin. 10 times 10, that is 100. Kapag dinivide mo ng 17, that is 5 remainder of 15, which is still same dun sa nakuha nating sagot. So, ayun mga Lodi, sana may natutunan kayong panibago for today and pagpalain kayo palagi ni Lord. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuport sa channel natin and keep safe na lang mga Lodi, especially pandemic pa rin ngayon. So, I hope you all the best mga Lodi and subscribe din po pala kayo sa mother ko, Marian Maling. So, more on cooking po yung vlog ng mother ko. So, support po natin siya by subscribing to her channel. And yun mga Lodi, kita-kits tayo sa mga susunod na mga tutorial. Sana mas marami pa kayo matutunan. And keep safe na lang mga Lodi and kita-kits. Bye-bye!